Igil muna ang pagbabakuna sa 12 vaccination centers sa Quezon City dahil sa kakulangan sa bakuna. Pinayagan naman uli ang pagpapagamit ng AstraZeneca vaccine sa mga 18 to 59 years old. May report si Leigh Alves. Gusto na sanang magpabakuna ni Lola Mansi pero hinarang siya sa gate ng vaccination center. So may ongoing registration, magpa-register siya sana. Opo. O kaso lang, wala naman pala. Actually po, sa ngayon po, wala po tayo ngayon dahil po sa supply. So mag-announce na lang daw po sila kapag nagkaroon na uli, kailan uli magkakaroon. Sarado ngayong araw ang 12 vaccination centers sa Quezon City. Ayon sa co-chair ng Back to Normal Task Force ng lungsod, humigit kumulang 10,000 doses lang ang bakunang hawak ng QC. That's only good for 2.5 days in Quezon City. Mabilis namin siya mauubos. So ang hirap na buksan yung online registration. Sa ngayon, inayos muna ang proseso sa pagbabakuna para umikli ito sa 1 oras mula sa inirereklamo na 3 oras o higit pa. Bukas naman bubuksan ang mga barangay-assisted vaccination sites sa 6 na distrito. Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna sa Maynila, nagbahay-bahay para sa mga bedridden. Sa Kaunlaran High School sa Navotas, nagsimula nang tumanggap ng walk-in vaccinees gaya ni Lola Teresita. Katulad ko na isang kagawad na lumalabas ng bahay at lumalabas din na gusto ko may protection ako. Isa pa yun, baka ako maubusan ng bakuna. Sa umaga, pwedeng mag-walk-in ang mga nakarehistrong senior citizen at may QR code pero wala pang vaccination schedule. Sa hapon, ang may comorbidities. Marami po na gusto magbabakuna na nawala sa master list na gusto nilang decided na talaga sila na magpabakuna ng COVID-19. Kaya naisip po ito para mabigyan sila ng pagkakataon na mabakunahan na. Humihingi ng karagdagang supply ng bakuna ang lungsod dahil kakasya na lang para sa linggong ito ang hawak nilang bakuna. Kung walang darating, ang mangyayari niyan, hinto muna tayo sa pagbabakuna. Ganun po ang mangyayari. Ayon sa Department of Health, na-deliver na sa mga vaccination sites ang mahigit 3 million doses na bakuna ng Sinovac at AstraZeneca. Mahigit 1.4 million doses na ang naiturok mula na magsimula ang pagbabakuna noong March 1. Sa kabila ng problema sa supply, pangatlo raw ang Pilipinas sa may pinakamaraming naiturok ng bakuna sa Asia, kasunod ng Indonesia at Singapore. Pero malayo yan sa 15.8 million doses na na-administer na sa Indonesia. Ang problema all over the world is really the shortage. Look at Singapore, they started earlier than us, but they are at 1.6. Hindi pa, it's a small country, dapat nakabakuna na sila lahat. Matapos namang irekomenda ng FDA at iba pang eksperto, pinapayagan na ulit ang paggamit ng AstraZeneca vaccine sa mga edad 18 to 59, pero maglalabas muna ang Department of Health ng panuntunan kaugnay sa paggamit nito. Matatanda ang sinuspindi ito noon dahil sa mga ulat ng blood clot o pamumuo ng dugo sa ilang tinurukan nito sa Europa. Sabi ng FDA, very rare daw ang mga kaso ng blood clot at mas matimbang daw ang benepisyo ng bakuna kaysa sa risk. Sa Pilipinas, wala pa raw nakaranas ng blood clot sa mga tinurukan ng bakuna ng AstraZeneca. Kailangan magkaroon lang tayo ng extra precautions at nagbanggit siya ng mga iba't ibang circumstance, no? Maaring may ginagamit na gamot ang isang tao like yung mga blood thinners at yung iba pa ho na medical, no, na ibibigay natin yan doon sa guidelines na buuin. Leigh Alves, GMA News.